Bago ang lahat, nais kong i-shout out ang Area 10 na kinasasakupan ng mga syudad ng Taguig, Pateros, Parañaque, Muntinlupa at Las Piñas sa pangunguna ng kanilang masipag na Area Chairman Pastor Jojo Soclair. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano at paano nagsimula ang 666 ayon sa Biblia. Isang nagpapakilala na propeta na si Glinda Jackson ay nagsalita na siya ay nakakita ng isang makalangit na pangitain na inaangkin niya na ibinigay sa kanya ang isang banal na pangitain na kung ano ang kahulugan ng bilang na 666 at kung ano ang pagkakilanlan ng isang Hudyong Antikristo. Ito ba talaga'y nagmula sa Diyos? Ano ba ang katotohanan tungkol sa 666? Maligayang pagdating, kaibigan, dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia. Isang malaking pagpapala na may bahaging bidyong ito sa lahat at maisubscribe. Manatiling nakatutok sa bidyong ito dahil dadalhin ko sa inyo ang 5 hindi may pagkaila na katotohanan tungkol sa 666. Isang malawak na karagatan ng interpretasyon kung ating alamin ang tungkol sa kontrobersyal na numero na ito, ang supernatural na 3 digit na pinaniniwala ang may sumpa at kinatatakutan ng mga tao at hindi ito lubos na iintindihan. Sinasabi ng iba na ito ay ang Neuralink technology ni Elon Musk na direktang naka-install sa ating mga utak. Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ang ilan ay may pag-aalinlangan na ang Neuralink technology ay gagamitin para sa pagtatatak sa mga tao para sa marka ng hayop. Sa isang sikat na programang Kristiyano ay nagpakita ng patotoo ang isang makalangit na pangitain na nagpapakilalang propeta na si Glinda Jackson. Sinabi ni Jackson na napunta siya sa langit at naibunyag sa kanya ang tunay na kahulugan ng 666 at pagkakakilanlan ng isang Hudyong Antikristo. Ito ba talaga ay nagmula sa Diyos? My guest was taken to heaven and given understanding of the hidden meaning of numbers in the Bible. Wait till she tells you the true meaning of 666. Totally different than the best prophecy teachers. Tell me what God has shown you about the number 666 and things that very few Bible prophecies understand. Yes, on the number 666, the Lord told me, aren't you going to piece of paper? I'm going to show you how the Antichrist is going to work through 666. It's going to be the Roman numerals because they're going to come back under the Roman Empire. So, what is the first six in 666? It's VI in Roman numerals. But remember, when God looks down, it's IV. There is your medical. We're living in a generation where IVs are hooked up, even on your pets. LX is 60. But God looks down, and it's reversed, and it's XL. There's your food and your clothes. And you didn't go in a restaurant or drive through and they go, do you want an extra large this? It's DC. But you turn it around, it means your banking. CD. And your music, entertainment. We didn't have CDs when we were growing up. Paano ba talaga nating mauunawaan ang numero ng 666? Binalaan tayo ni Jesus na sa mga huling araw ay lilitaw ang mga bulaang propeta na nag-aangkin na may mga propesya ng katotohanan upang dayain
ang karamihan, magagawa ng sinuman at sasabihin, kinausap sila ng Panginoon. Kahit sino ay maaring angkinin na sila ay nagpunta sa langit at binigyan sila ng Diyos ng paghahayag. Ngunit hayaan natin na ang Biblia ang magsasalita sa atin ng katotohanan, dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Juan Kabanata 8, talatang 32. Narito ang limang katotohanan tungkol sa 666 na hindi may pagkaila ayon sa Biblia. Una, ito ay isang bilang ng isang pinuno ng mga tao. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Apokalipsis Kabanata 13, talatang 18. Si Jesus ay gumagamit ng mga numerong 666 bilang pagkakakilanlan sa partikular na tao. Ang Biblia ay hindi nagbanggit na ang Diyos ay tumingin na ang mga numero ay basahin pabaliktad upang ihayag ang nakatagong kahulugan nito. Mga kaibigan, hindi ito ang tapat na interpretasyon para sa hula ng Biblia tungkol sa 666, sapagkat ito ay tumutukoy sa isang pinuno ng mga tao. Ang pangalawa, ang 666 ay kumakatawan sa literal na Babylonia. Si Haring Nabucodonosor ay nagtayo ng isang larawan ng Babylonia. Ang imahe ay hindi lamang tanda ng hindi masisira at walang hanggang kalikasan ng Babylonia, na ang pagyuko noon sa imahe ay hindi lamang isang tanda ng katapatan sa kapangyarihang sibil tulad ng pangako natin, nating katapatan sa watawan. Dahil ang larawan noon ay sadyang isang relihiyosong simbolo ng katapatan sa Babylonian Pantheon. Ang matematika sa Babylonia ay batay sa sexagesimal system, kung saan ang basic sa pagbibilang ng unit ay ang bilang ng 6 at 60. Para sa antiquity, ang ginto ay tinawag na katas ng araw, dahil pinaniniwalaan nila na ito'y tumulo pababa mula sa araw patungo sa lupa. Noon, ang ginto ay ginagamit upang kumatawan sa Diyos ng araw, dahil ginto ang kulay ng araw. Kung i-multiply natin ang 60 sa 6, ang kabuuan ay 360, na isang napakasagradong numero para sa Babylonia, dahil 36 na mga Diyos ay inilagay upang mamumuno para sa Babylonian Pantheon. Kapag ang mga numero ay magmula sa 1 hanggang 36, at kapag ininagdag sa pagkasunod-sunod, ang kabuuan nito ay 666. At ang bilang na 666 ay kilala bilang ang malaking bilang ng araw. At ang lahat ng mga Diyos ng Babylonia ay pinag-isa sa pinagsama-samang numerong ito. Sa Babylonia, ang Diyos ng araw ay si Marduk. Siya ay iniisip bilang ang pinakapangulo sa lahat ng oras at panahon. Ang ikatlo, ang 666, ay kumakatawan sa espiritual na Babylonia. Si Daniel bilang kakambal na propetikong aklat ng Apokalipsis ay nakita natin ang parehong mga numero na may magkatulad na paglalahad. Sa Apokalipsis Kabanata 14, talatang 8, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Ang inang Babylonia ay kumakatawan sa isang sistema ng relihiyon na may opisyal na kulay na nalila at iskarlata, na napakayaman at mayroong mga anak na babae na nagbabahagi ng parehong mga doktrina. Ang pagpapanatili nito sa bilang araw ng pagsamba ay ang parehong kapangyarihan ayon sa Apokalipsis 13, ang kapangyarihan ng hayop na walang iba kundi ang sistema ng kapapahan, at ang kanyang tatak ay 666. Ang ikaapat, ang 666, ay bilang ng kanyang titulo. Ayon kay Professor Johannes Quasten, ang nangungunang autoridad para sa makabayang panitikan, isang manunulat para sa mga pinuno ng nangungunang simbahang Katoliko, ay kanyang sinabi na ang Vicarius Felidei ay isang karaniwang pamagat ng kapapahan. Noong Marso 5, 1943, si Robert Correa at Benjamin Mondica ay ipinadala ng General Conference of Seventh-day Adventists
sa isang Catholic University sa Amerika sa Washington DC para magsaliksik ng nakong ang Vicarius Filii bilang titulo ng kapapaan. Si Robert Correa ay tinanong si Dr. Quastin, kayo po ba na kinikilala bilang Catholic Authority ay tinatanggap na ang Vicarius Filii bilang isang nararapat at lehitimong titulo ng iyong Santo Papa? Sumagot si Dr. Quastin, ang Papa ay maraming titulo, bagaman ang Vicarius Filii ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang lumang titulo. Ito ay tinatanggap ng mga Catholic scholar. Nang hilingin niyang ilagay ang kanyang tugon sa sulat, si Dr. Quastin ay kinuha ang isang sheet sa Catholic University. Siya ay natigil at isinulat ang mga sumusunod. Ang titulo na Vicarius Filii at ang titulong Vicarius Christi ay isang napakakaraniwang titulo para sa Papa. At ito'y pinirmahan ni Dr. G. Quastin. Si Roberto Correa at ang kanyang kaibigan na si Benjamin Mondica ay kanilang pinatutuhanan bago ipanotaryo ang sulat kamay na ito ni Dr. Quastin. Pahayag nila na ito ay natanggap nila mula kay Professor Quastin. Nais nilang matiyak na walang sinumang makipagtalo sa kredibilidad ng kanilang kwento. Ang payag ni Professor Quastin ay nagpatahimik sa mga katolikong kritiko na tinatanggihan ang paggamit ng Vicarius Filii bilang titulo ng Papa. Ang ikalima, ang 666, ay dapat bilangin at kalkulahin na may makalangit na karunungan. Hayaan siyang magkaroon ng pag-uunawa upang bilangin ang tatak ng hayop. Ang mga titik sa metra ng Papa ay ang mga ito, Vicarius Filii sa salitang Latin para sa Vicar ng Anak ng Diyos. Our Sunday Visitor, April 18, 1915. Kung titingnan mo sa Romans numeral, makikita mo ang katumbas ng Vicarius, 112, Filii 53 at ang D ay 501 at ang kabuuan ay 666. Ang pagkakaroon ng numerong 666, ito ay tatak na may 12 pagkakilanlan para sa tatak ng Antikristo sa Apokalipsis 13. Ano ba ang numero ng Diyos sa Biblia? Walang iba kundi ang bilang na 7. At sa ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang kanyang gawain na kanyang ginawa. At siya ay nagpahinga sa ikapitong araw mula sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginawa. At ang Diyos ay pinagpala ang ikapitong araw at pinabanal ito. At siya ay nagpahinga sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya ang Sabat, ang ikapitong araw ng isang linggo, ay isang alaala ng paglalang. Ang Sabat ay isang alaala sa oras na ito ay walang kinalaman sa mga Hudyo. Sa halip, ito ay upang ipaalaala sa atin na ang Diyos ang may otoridad sa mundo bilang manlalalang. Ang tanda ba ng Diyos ay konektado dito sa legal na dokumento ang kanyang mga kautusan? Ang sagot ay opo. Ang tanda ng Diyos ay nasa puso ng kanyang kautusan. Ito ay may tatlong elemento. Kung ganun, alin sa 10 utos ay naglalaman ng tanda ng Diyos? Ang sagot, ang 4 na utos. Ano ang pangalan ng nagbigay ng kautusan? Ang Panginoon. Ano naman ang posisyon ng Panginoon? Manlalalang. Ano ang kanyang nasasakupan? Ang langit at lupa. Ngayon, alam mo na ang tanda ng Diyos. Kaibigan, magtiwala sa mga paghayag ni Jesucristo upang huwag tayo manlinlang ng mga modernong pandaraya, dahil ang totoong propesiya ay pinagbubuklod ng banal na Espiritu. Kaibigan, pakitype po ang inyong mga komento sa comment section. Ako ay tatatakan ng banal na Espiritu. Salamat sa inyo, mahal na mga kaibigan. Ito ay nakakaaliw, nakakatuwa na malamang malapit na tayong umuwi sa langit na bayan. Suportahan po ninyo ako sa patuloy na pangangaral sa pamamagitan ng pagbabahagi ng videong ito sa lahat. Patuloy tayong mag-aral ng banal na kasulatan
ng mga katotohanan dito sa programa ng Vince Traveler's Diary ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.